deep in the shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover. Sa paborito ni Sir Arthur. Ito rin paborito niya. Payong Usay. Payong Usay. So, nakalagay po dyan si Payong Usay po ay all purpose microbiological stimulant. Ito po kasi, eh po tayo na, di po ba, bio, ibig sabihin buhay po ito. Buhay siya na mikrobyo. Okay. Microbes po siya. Microorganism. Microorganism. Apo, yun po siya. Ay, microbes. Buhay na, ano. Tapos buhay siya. Ngayon po, pwede po itong isabay na isabog kay Dupos. Kasi po si Dupos, meron din po siya. Yaka Dupos, sir, sa Dupos. Apo, pwede pong ma-pulin, isabay po ni Dupos. Pwede po yun. Ang range po niya per hectare, 1 kilo po. Kasi po, pagka po ito naisabog na sa lupa, maaari na siyang dumami doon. Parang ano siya, parang yung semas. Yung may, pero hindi kapabulok. Beneficial microbes na yung iba. Prebacid. Ganun po siya. Buhay siya. Pero kung may manigawa po, yun po yung sa palin po, estilo yun. Pero kung sa kulay po, yung iba pong ginagawa po yung isipay po nila o kaya pinandidili. Pag pinag-spray na na ito. Ay, oh, yung dito na. Kung si Dupos ay nakaka... Pagtanggal ng asin. Oh, baga dito eh. Talaga rin sa bukit. Ito ma'am, yeah. Beneficial microbes ito. Kung may matamang bakterya sa kaya kalayan mo, Dupos. Matatanggal niya. Ah, yeah, nalabanan niya. Nalabanan niya. Parang naghaharang ang ilang parang sa yung mga basal bakterya ang masama. Dupos. Una. Pangalawa. Eh, 022 yan eh. Pares po yun. Isang pong bulto na nga rin lalagay mo sa bago nilang yun. Sampong dupos eh. Ako nga. Eh kaso 022 kasi. Maaari. Hindi, oh. Inipaw po mo eh. Mabagal talaga. Pwede daw isama mo sa dupos. Eh, tanong natin kayo sir. Medyo... Hindi pa kung kumpito nga kayo nito. Hindi pwede sila mo po. Yun. Pero po sa amin, sa ano, yung gulay ba? 022. Kung may nababanggit po karamihan yung mga partner ng gulay na may posarium si may bacterial wilteca na atake, siya po'y pinanggagamot namin. Ay! Ganun po ma'am. Halimbawa, yung kung kailan namumunga at namumulak na kayong mga gulay, doon po sila namamatay. Nangyayari po yun. Ang alam po nila, panglaba nila. Kahit sir, yung sa mga sili-sili, yung nangyayari sa sili, sir? Opo, nangyayari po yung kadalasan sa mga sili, sa mga kamatis, sa talong, kung kailan... Yung nagtutuloy. Opo, hanggang sa mamatay po mismo, sir, yung isang buong puno na yan. Ano po lang doon? Ang pumasok po sa kanya, bacteria po kayo sa lupa. Ang tawag po ng bacteria na yan, posario, o kaya bacterial wilt. Ibig po sabihin, dapat po natin siyang labanan ng bacteria din. So, siya po yung inidilig namin. Paano naman sa ano niya pag ganun? Pagka po dinilig namin siya, sir, ang range po niya, kalahating kilo sa isang drum. So, pandilig. Opo, pandilig na lang. Pang soil treat din siya. Pang soil treat pa rin po siya. Kung baga po doon sa palayan, isinama po natin sa dupo. Kalahating kilo. Masabog po yun. Per drum po yun. Opo, sa gulay sa naman po. Sa spray na na. Kalahating kilo per one drum. Sa gulay po sa yun. Sa gulay po yun. Kasi kadalasan po lumalabas doon na problema talaga, bacterial wilt at saka pusaryo. Madalas niyo po. Pero may epekto rin sir sa ano yan, sa pagpapaganda ka na? Meron sir. Sa puno, dahon. Ang dahon niya is mabilis beberde. Pero kung in-spray mo naman siya, dapat sa rapid growth. Yung alam mong papabulas na, mas bibilis pa ito kung meron natin sa. Ano ba, mga 28 days, pwede mo na siyang isprayan, mas mabilis po siyang lalaki. Mas masigla po siya, para po tawala. Pag sa palay? Opo, sa palay po, sa gulay pares po yun. Yung timing po na yun. Kasi ang hindi po kasi napapansin ni farmer, wala silang beneficyo ng mikrobi sa halaman. Puro fertilizer lang sila nakapuro. Wala na po yung mga mga may. Tapos ang maganda namin ang gagawin po magula sa ano? Opo, may ma'am. Kasi merong timing sa panahon. Sabi na, diba, may tagulan, medyo hirap talaga. Ang pinotin natin, hindi magandang mahaba. At
dito kasi pagka po meron dito sa lupa, ma'am, yung sinabog ng fertilizer, magagamit na lang. So, kasi siya mismo yung kakain. Dadami po yung beneficyo microbe dito sa lupa. Yan po yung ano niya. Yan, yan. Pero pwede ba yung masama ka rin? May chigo kasi ako tanim. Namumuti yung ano, namumuti yung katawan niya. Tapos yung bunga niya. Nangitim lang sir. Tapos nalalaki siya ito mga taon na niya. Ay, magalabang ito, may barabi po noon ni sir. Sir, may bandang ano na yun. Kung saan may lumabas na puti po. Nangyayari po rin sa kalamansi kasi sir. Kailangan mo ron, isa sir. Ay, pundi sir. Anong i-spray niya mismo bunong sir o yung baba? Sa may dahon mo sa papadaan. Hindi na importante. May baba mo sa papadaan. Ma'am, policy na lang ito. Susunod po yung ano? Liquid sink po. Ano naman sir yan? Liquid sink. Ito sir. Parang sink metalik. Thank you, sir. Ito po yung siya sabi na ikaw. May sink metalik ba kayo? Magkano muna, sir, isang biosay? Magkano ba tayo? 770, sir. Ah, madiin lang, sir. Pero kung sa paggamit po, matipid lang. Parang nagre-range ka lang sa 300. Ano nga yan? Ano nga yan? Maganda pala yun, medyo may presyo lang talaga. Dati po kasi mura lang kung ito, mga 600 lang. Ngayon, 770. Yan naman sir, sink natin, magkano naman sir? Ito po, 380. Pwede na rin. Ito naman po, pang kontra dun sa mga nababag sa tapalay. O kaya, may growth hormone po siya, pang patangkad sir. Usual po po pala yan. Pang kontra po talaga ito sa nababansot man. Ayun po. Plant growth hormone man. Nakalagay siya. Pang kontra po sa nababansot. Yun ang magandahan niya. Yung symmetric natin, 1.48% lang. Ito 10%. Yes, sir. Mataas yung ano niya. Ang katumbas po niya sa symmetric, 6.something. Ikaw kasi magandahan kasi, lang siya. Oo. Oh. Mas mahal mas siya ng konti, mataas, mataas naman yung percentage ng zinc niya. Yes sir, 10% din po yung kagandahan sa kanya. Kasi po isa, 1.48 lang po. Tsaka wala pa yata sulfur yung isa. Baka saan ba sa sulfur? Actually sir, para sa lang po talaga yung sir. Kumbaga po, ang labas po kasi ng sintomas ng problema sa daong sir, pagka yung vegetative stage, doon na siya nagkakaroon ng tiyatawag na puro, sinasabi lang ila, chlorosis o kaya yung may mga parang patsi-patsi, may puti, may dilaw, may parang kalawang. Yun ang tulong ni Sol po. Tsaka sir, nagpo-provide din siya para sa photosynthesis. Ay, pag-provide ng bunga. Tama sa dito. Hindi muna pwede. So yun po, no, pang kontra po siya sa nababang, so yun sa balay po, yung papuntang tongro. Ngayon po, kailan mo siya isasas? Nakokontra rin po yun. Dahil tayo. Tapos ang namuli. Kung sa gulay naman po, yung tinatawag nilang may paltak eka yung ano kasi. Yung gulay ko eka. Yung dahon nila. Sunog. Yun sir, may sunog. Tapos may namumula rin sa loob. Tapos ayaw lumaki. Yun po yung nakokontra. Kung sa palay naman po, pag anisprayan mo na ito, pantay-pantay po yung laki niya. Walang naiiwan. Walang nauna. Kaya po siya, nasabi rito na uniform yung maturity ng halaman. So yun po yung napoprovide niya. Tangkad at saka kontrabanso. Tapos ang kontra pala. Ang rate of application po niya, 1 hectare, 1 liter po. Good for 1 hectare po itong 1 liter. Tapos pariyo, gulay, saka mais, saka kapalay. Tapos po, ang timing, kung sa punlaan po ng palay, pwede na po siyang gamitin yun. After 5 days ng pagkasabot ng bato, pwede na po yun. Kasi, sa punlaan, sir? Na. Apo, sa punlaan po yun. Tapos, bago bunutin, isang araw. Twice. Kung lipat-tanim naman po, 15 days at saka 30 days.
Yung po yung magkasunod na interval. 15 to 30 days. Yes, ma'am. Ipatanim. After transplanting. After transplanting po yun naman. 15 to 30 days? 15 and 30 days. 15 and 30. Yung po two yung times, dalawang beses. Two times. Para makontra yung pamumula niya, tsaka banso. Ay! Baka. Ano to ah? Ano ba eh? Hindi, baka lalagyanan lang. Alalagyanan lang siguro. Alalagyanan lang siguro. Mayroon pa mong question. Think lang. Tapos po ito, post-pro naman. Post-pro. Hindi po lahat ito lang, post-pro po. Ito naman po, sabi nga ni Sir Arnold, fertilizer na fungicide pa. Fertilizer na siya fungicide pa. Kaya po nakalagay po dyan, pampatibay at kontrasakit ng iyong pananim. Ito po, pagka po ni-spray po ito sa halaman ng epekto po niya, papaganain po niya yung self-defense mechanism doon halaman. Kasi po siya ay systemic. Systemic po ito. Kaya po, medyo nagkamali lang sila ng apply ng ano tawag dito. Ng registro, dapat talaga fungicide. Kaya fertilizer po ni Sir yun. Hindi ka fungicide sir, nakagamot sir ng ano yan, mga sheet blight sa palay. Yes sir. Yun po yung isa sa gusto namin patunayan. Pamamarako ma'am is calcium na. Yung nangungulog na magpumitigas. Calcium deficiency po siya. At di pwede yung ano doon, yung dupos. Yes, sir, nakakatulong. At least bago mag, sa land prep pa lang ng palayahan, meron na sila. Yes, sir. Pero minsan po yun, ang problema na nasa buto kasi. Yun po yung sabi ng mga taga-SOS, minsan nasa buto siya. So, yun po mahirap. Pag nasa buto siya, sir. Hindi alam talaga. Mahirap gamutin yun. Mahirap ko pag nasa buto. So, yun po. Hello, kuya. Kaya niya yung mga amag. Kaya, yung pitong ista, limang ista. May amag kaya ka yung halaman ito. Pwede po siya. Amag. Opo. Lima. O kaya yung nadadumping o nasosobra ng tubig. Sa mga halaman na nag-iiwan ng mga putok-putok. 357 kaya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Na-lecture na siya, 357, winding stair. Yun po ang kagandahan. Lalo po yung mga punlaan na halimbawa, mga gulay. Yung parang pagsulok sa akin. Patay na lang daw kasi. Ay, hindi na kayo sa pera, kayo hindi na sa pera. Tapos yung ano lang kuya, yung parang meron po special, ako kasi nag-experience sa kalabasa, kalabera. Less than 3 weeks na. Dahil na niyang fertilizer na nilagay, ayaw bumulas. So ang ginamit ko, ito, tsaka ito, pinagkumbina ko po. Ah, minix. Minix ko siya, tsaka ako siya sinamahan na ito. Nagamot pa ha. Para nagdahilan lang, bumulas siya. Pinagsama-sama mo. Lahat yung mga farmers na gano'ng insidente na magbubulas na kalbala po. Tapos once na magbubulas na. Yun nga po sabi, sabi nga po nila tatlong beses na raw silang nagdilag. Ayaw pang bumulas. Tapos kaya suggest ko iba, bulubin na. Actually po, may problema nila raw. Yun ang number one, lupa pa rin. Ibig sabihin, pinagkamalang pa rin. Kaya super prevent yun, kung una pa lang, kasi sa kalabasa gano'n eh, kaya malakas ako na ng kalabasa gano'n. Kala ko ba yung minsan sa buto? Yung ito sa buto? Yung ilan po sa buto gano'n. Kaya ka, kahit ka. Si ano pong isabi nyo, si Isres ma, na sinasabi nila sa buto. Minsan, isa pa nila sinasabi. Kasi ang inaano kasi nila kuya, kung yung hindi pwede panagulan, pinatanim nila ng panagulan. Kasi ito pinagulutan ko. Kumbaga nilalabanan nila yung panahon. Oo, yun nga yung magpapalusot sila, ganyan. Marami rin po ang nakikitang problema kasi nitong nakaraan. Logi talaga eh. Logi talaga sa akin. Kasi sa number one, wala naman tubig, nagtanim sila. Ayun. Pinalaman kasi nila yung suggestion ng mga... Correct na. Kasi palusot eh. Eh, pag lumusot ka, okay. Pagka hindi ka lumusot, lusot yung bulsa mo. Yun yung nangyayari. Bata, paano sir ma-re-raise siya na dapat na fungicide eh? Ano sir, phosphoric ano niya? Dahil po sa phosphoric acid sir, yung
fungicidal at disinfectant niya kasi. Pero kaya po nilagay niya rito kung ano po yung mga fungus na kaya niya. Isinama nila. Kaya dapat talaga sa siya is fungicidal. Pwede siya nga. Kasi impact na niya. Hello, ang maganda po, talagang po ito na ligado sa tao. May aksidente po kasing nangyari ito. Ay, sige kaya. Partner sa... Sige kaya. Kasi kulay tubig po. Kasi, eh, sinali po, example po kayo, sinali namin sa mineral. Tauho nung nagsisibuyas, nakita niya, ininom niya, tumawag sa akin, tingin-sari ng barangay. Pero yung gabon po, nainom dito, kasi po, yung post-pro. May kulay tubig po kasi kaya kayo. Ano ginawa, sir? Buhay pa naman mang. Ano ininom? Ito, nainom niya ito. Ay, okay. Events ko yan. Wala. Nag-heal tubig na lang siya. Yan ang kaganda sa gamot sa akin. Hindi sa harap ako tao. Ganun natin. Kahit accidental man. Ay, hindi. Hindi yan. Hindi yan. Hindi ko yung hindi. Hindi yung halaman. Hindi. Hindi yan. Kasi sa level niyo eh. Oo, sa level. Hindi yan. Hindi. Wala kasi siya, ano, talaga. Kasi yung iba, Hindi. Medyo mahirap talaga ba? Kaya hinirapan ako sa mga po ay hindi ko yan. Iiwan ko po yung vaccine. Hindi. Hindi. So yun po. Hindi ko yan. Fungicide po ang ano niya. Pero magaling po siya magpo. Hindi. Habang nag-uugat po siya dahil nga po may... Ay kuya, teka lang. Kuya, kunin mo yan. Kunin mo isa na yan. So pwede niyo siya magpo-ugat? Yan, kuya. Opo. Actually, sa may isang tigas sa labera, nakapagdala ko sa Pampanga ng 10 pamunawin. Hindi yan. Hindi kaya. Kaya baka nasa upo namin dalawa. Yung sa amin. Sa pagandahan. Kaya yung mga kapagandahan mo lang, pwede. Pwede po yun. 1 liter din po per hectare po yung application. Every 7 days. Yan kuya, yan. Pwede po sa punan. Ay, bago yun eh. Kasi may patanim pwede rin. Susunod po ito. Ito na po yung pinaka pangisa namin insecticide. Ano yan? Super cool. Hindi ko yan. Insecticide? Parang tagsulok lang ko yan. Yung layer. Siya po ang active ingredient po niya ay vegetable oil. 93%. Ibig sabihin, mantika po ito. Ganon? Insecticide pa yan, di ba parang sticker lang yan? Oo, ma'am. Ayun, yung sticker. Emulsifier, pang-stabilize ng chemical. Ano ba ang pinito ng emulsifier? Yung bago kaya pinito. Ni-stabilize niya lang yung epekto ng... Ano? Na... Lumitlog na lang ulang. Lason. Yung iahalo mo sa kanya. Eh, yung stable siya. Di ba kasi, kwan eh. Kasi ito kumakapit pa. Kumakapit pa. Pagandahan po nito, hindi po siya harmful sa natin tao, lahat na maaayos. Halimbawa, ispray mo ngayong umaga, hindi mo kumain sa tanghali ng gulay, kumitas ka lang, okay lang. Kahit ma-spray na to, wala po masamang effects sa akin. Kahit in-sprayhan mo? Opo. Yan. Pero huwag mo nga kainin kung may halo sa laso. Kasi yung laso yeah, kaya, sa akin, square. Nang iahalo mo, mas lumalakas. Eh, pero kung yan lang? Kung ito lang, okay lang. Ah. So, ang napapatay ba po niya, mas magaling siya nakalagay po dyan sa white fly. Yan, kuya. Ayos na kuya. Yan yung mga miticide. Yan kuya. Miticide. Yung maliliit. Ay, maliliit. Kaya din po niya yun. Oh, white sige, fly. Lalo po yung mga itlo mismo. Hindi na siya mapipisa. Ingat kuya, ayan. Salamat. Yung itlo ng mga itlo. Hindi na mapipisa, mamamatay na. Correct. Pero, para saan naman siya rin? Ito po yung pinaka-insecticide niya, sir, namin. Ay, insecticide naman na yan. Ano yan? Oil siya, di kong kasi. Parang mantika siya. Mantika po siya, pero na rin na, ano. Pumahalo po siya sa tubig. Yun ang magic niya. Ano napapatay niya? Mga maliliit na mga insekto. Mga mites, white fly. Okay. Tapos yung mga itlog, sir, hindi na mapipisa. Kaya ang kagandahan. Mga lumilipad, gano'n? Oo, lumilipad. Yung mga lumilipad naman po, basta po yung lumilipad ay malambot yung katawan, kaya po niya yun. Pero kung matigas na po yung katawan ng lumilipad, sir. Ano ba yung insect kung matigas ang katawan na ano? Meron yung sobrang lang naman. Ay, yung ano lang naman. Kani mga pagumpagungan, di niya kaya. Matigas siya tayo. Matigas siya tayo. Matigas siya, di niya kaya. Di niya kaya. Basta, sir, yung mga soft body niya, insect.
Di ba mismo nakikita yung sa kalamansi, yung puti-puti na? Ayun, kaya niya. Ay, kaya niya siya. Yung sa kalamansi. Kaya nga yung white guy. So yun po yung one niya. Magkano naman sa isang ganyan? 420 sir. Per liter. Isang drum po. Sa RP na yan. Apo. 420. Isang drum, isang litro po ma'am. Yung ating dosage. Paano po? Ang po na ilagay ko dyan. 1 liter per hectare. Ah, pwede rin po. Eh sana, sa 16 liters, ilan? 10 tablespoon ma'am. Ah, 10 po. Apo. Dali lang yun. At 10 ml lang siya, maano lang. May question pa po kayo dito. Basta po ito, pwede pong haluan na insecticide, kahit po anong klase. Kung yung iahalo niyo po, mas lumalakas. Mas tumatagal din po yung epekto nun. Bali mga burdan, okay pong haluan ito. Kung ano rin po yung mga natin dito, mga insecticide, pwede. Ah, okay. Yun po ang kagandaan niya, sir. Eh, di ba sabi sir, pwede rin sticker yan, gano'n ba? Pwede rin po. Kasi oil siya. Oil siya kasi. Tapos mapapakapit siya ng almost less than 2 weeks. Okay. Gano'n po yung talagay. Eh, di sabi, kung maka nung gromog mo na yan, yung biocosine mo, yung mga pa-sprayable natin dyan, kahit sink, pwede mong ihalo yan dahil kumbaga, pwede mong gano'ng sticker siya. Yes. So, magaling ako gano'n. Pwede pa yung pa-sprayable. Meron pa pong organic lang. Oo. Pagka po may nakita tayong ganito, related, ibig sabihin may sarili siyang sticker. Ah, okay. Ito na po. Ah, sticker na yan. Selected means sticker. Yung po kaganda, ano. Yung para... Hindi ko ba nung araw, pagka nagsabi tayo sa may ilawan na plastic, didikit yung mga... Ganun din po tayo niya. Tapos, kung sinasabi po ni ba na immune yung pulisa, dito po tatanggalin yung immunity kasi one, ito po, hindi ito... Na-try mo na sir sa sibuyas na 762 times 2. Try ko na sir ito, lalo sa sakot sir. Lalo po yung harabas. Yung itog ng harabas sir, hindi na napipisa. Ay, nga, kaya ko lang natanong. Good na good siya. Kanyang nakakaalala. So, ito yung sabihin ko, kung gagamitin niya, tapos ihalo mo sa extract, baka mas maganda ang epekto niya. Yes, sir. Compatible. Yung extract lang kasi, kumbaga, hindi ka pupunta ko sa maximum na gamit niya. Kumbaga, bababa pa yung consumption mo. Pero gagamitin mo pa rin sa extract. Kumbaga... Inimix mo, ihahaluan mo. Ganda. Papo, kung, ang maximum yata ng extract, parang 25. ML. Pwede na rin siya. Pwede siya magkanda rin yung 380 rin yata eh. Oh, 380. Ayan, oil lang. Tapos insecticide pa. Paganda niya sir, lalo yung malilit na parang yung nasa ilalim mismo ng dahon. Kasi si Supercoat, pag lumabas na ganun sa sprayer. Alam ba sample dyan? Supercoat pala pangalan. Alakas si Supercoat. Hihingi po tayo kay sir. Kaya sagutin ni Sir Arnold. Ay, isa-isali mo na lang para ma-spray. Lalo pa halimbawa, may mga orchid kang ano, nadadali ng ano. Ay, ako yung mga mahala mo, kung dilataan. Ay, sabi, parang, ah, walang nakalagay. Parang nga sabihin nung ano, parang nagdahilan lang. Nagkatakasin na ganyan. Ano, sir, nag-ibol ng contents. So, susunod natin. Sinaton na. Ay, ito na. 1597. Pamilyar na kami dyan eh. Ang ayaw na lang namin dyan, yung difference. Dahil siyempre... Oo nga, 25 plus na lang ano yan. Hindi ko po alam kung merong calcium si Crab Giant. Kasi yung pagkakaalam ko, pagkakaibahan na sa mga polya. Mas mayroon po kasi sa polya, may calcium sir. Para yung delivery niya ng nutrient, mas mabilis. Yun po yung kanina. Walang nalagay na so ito po. Opo. Ang pinakamaganda po sa lahat, kahit po hindi namin polyar, basta po pag may calcium po ang isang polyar na, magaling na yun, automatic. Kasi yung calcium na yun, yung nagdadala ng nutrients sa iba't ibang parte na karama. So si Gromor 2530 po, meron din siyang calcium. Kaya kung ano po yung mga nutrients na daladala niya, hello po. Madatangay po na yun sa lahat ng parte ng halaman. Ito po, ginagamit namin ito pagka tumulong ng bulaklak.
flowering is pag wala nang isasag po ng muli niya, alaw usually ito po, minsan-minsan na ginagamit lang lang pag nagpapalintog ka na. Yes, ma'am. Ah, pampabulak lang. Yes, ma'am. Ito po kasi pampabulak lang. Pampadami ng bulak lang. Yun po siya. Pero pagkayari na po po mo may mga bulak lang. Yes, ma'am. Sige, ipat na po tayo sa cardio ba, ma'am? Torsi-reporte. Para po mas malintog na siya. Ganun po lang. Pampadami. Apo, pampadami ng bulak lang. Tapos siya naman. Apo, yung mga kayo yung sinatanong niya. Pero kung halimbawa naman po, nakatasas sa potassium, pwede na lang po ito nagpapalaki rin sa nanggong. Oo, pero mas mabilis lang po talaga. Kung payment, ma'am, yun, sa akin hindi pa dadaan yun, ma'am, yun. At namaisip po lang siya kung meron lang siyang alam sa kayo. Wala, parang dalawang beses ka sa pag-spray. Spray ka ng 25-30, tapos pagka dumami na, lilipat ka ulit ng torsi na 40. Okay lang, ma'am. Yes, ma'am. Pero ito kasi... Yes, ma'am. Okay, naibigay ko ang sa sekretaryo, ma'am. Ano na, halimbawa, sa... Sige po. Salamat po, ma'am. Sibuyas. Sa... Ayun, hindi na mamumulaklak ulit. Maayaan ang ginagamit. Ito po, pinakamainam yun. Pero kung mamumulaklak ulit... Kung mamumulaklak at magkapalaki pa, na mahabang pitasan, ito po yung pinainam. Sa gulay, yan. Pero kung sa mga sibuyas... Dito, ibig sabihin, tatanda agad pag pinainam sa talong. Correct. Alam na alam ni ma'am. Natatandaan pa niya. Bakit tatanda agad eh? Hindi kasi ito, maximum. Maximum kasi, sir. 48. Ah, ganun? Apo. Kala ko, mentos natas. Na, ano naman ito? Mabilis lang po siyang lumaki, sir. Kaya, di ko mas ano yan. Mas maganda sa puno. Naalala pa rin ang puno. Sa mga puno. Pero kasi sa puno, di ba, was na mga puno. 2,000. Hindi ko hindi ako na 2,000 sa'yo. Ito rin sofa. Spray siya. Yun ang ano na yun. Yung kamatis, yung mama, basta po yung mahabang pitasan. Mahabang pitasan, yung 25-30. Pero pag single lang, single ito po hati. Yan. Ito. Sure, yes. Ito po yung magkakaiba niya. Para na po ang problem. Pwede siya ganun siya, yun ang nalagay niya. Sa 2 liters. Okay. I-divide lang. Kung baga sa 16 liters kasi sa 6 na kutsara, i-divide na lang sir natin. Makukuha na agad natin. Siguro baka itang kutsara lang siguro sa ganun. Pangalata. Eh, spoiler yan. Kahit sumubrat kumulang, wala. Walang kaso kasi. Ilang po yung pagkakaiba nila? Dasan mo, Jay? Dalawa. Yung isa, single harvest, ito, long term na harvest ko. Kala ko, mentras na nakitaas yung potassium, mas maganda. Hindi pala ayos yung ganun. Hindi, sir. Tatanda po. Halimbawa, sir, kung sili, halimbawa, at ito palagi ginamit mo, yung puno mo talagang tatanda talaga. Kasi lahat ng sugar, sir, sa dahon, ibababa niya yung lahat. Yung dahon mo, tatanda ka. So, ibig sabihin, yung 25-30. So, okay, wait. Pag si sibuyas, ito po. Okay. Sibuyas, palay, kalabasa. Dahil isang beses mo lang gagamitan. Ako. Ito pa, saan mo gagamitin? Sa duro, sa mangga. Pwede po. Basta po yung kuha niya pagkakaibahan. Marami pa po kasi, kaya lang. Ayan lang yung available. Oo, baba. Okay. Yung pagtandaan ng puno na yun, eh, natutunan ko yun. Anong kulay langit eh? Ma'am? Anong kulay? Niluwi yata ito ngayon. Sir, alin ba dyan yung pampagulaklak ng ano? Sir, gulay? Alin ba ba yung pampagulaklak ng sigarilyas? Ito, 25-30. Ito. Siya eh. Ito po, nadami po yung bulaklak ng sigarilyas mo, sir. The same time po, gaganda po po yung bulaklak, sir. Ayun, mamumulaklak ba siya? Tabal na siya? Mabal. Ayun daw mamumulaklak. Mahalas ba naman? Sugar mo, pero ang gamutan, saka bulim dito. Lahat ay. Pagkatabal na kasi sir, kasi maulan, tabal. Yung problema mo ron, dapat yung nitrogen mo mabawasan ng sagad yun. Mulim din mo yung kailangan. Wala kaming moli. Mahal nun, 1.5 yun. Mulim din mo, ma'am. Naalala mo yun, ma'am. May moli. Mulim din mo daw. Kaso ka lang na ako, nasa 1.5. Wala